Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banalamisa ay napakagandang pagkakataon upang tayo tumanaw ng utang na loob sa mga malalaking mga biyayang ibinubuhos sa atin ng isang napakabait na Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang dakilang pag-ibig. Tayo'y Kanyang inaalagaan, lagi Niya tayong kinakalinga at ginagabayan dahil minamahal Niya tayo at mahalaga tayo sa buhay Niya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mauwing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo, at kami rin away magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot." Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Siyon at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos.
lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakila'y ikaw. At kung mamahala, ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay makahari na, taligtan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anumang maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi, sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bahing iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng sa 100, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikda ng kanilang makasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan ito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibidisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Senyor. Kamusta ang ating kaugnayan sa Kanya?
Hindi lang ito pagsunod, pagsimba. Oh, nagawa ko na ito, ha? Panginoon, check. Hindi lang ito padamihan ng gawain, kung hindi, ano ba? Nararamdaman mo yan, alam mo yan, at alam niya kung ano ang kalagayan ng kaugnayan mo sa Kanya. Hindi matatago yan. Palalimin, tulungan tayo ng salita ng Diyos. Sinusubaybayan natin itong mahirap na ipaliwanag na liham sa mga taga-Ebreyo. Kahit kami, nag-aral kami sa seminaryo, nako, talagang magsusunog ka ng kilay upang maintindihan ito. Ang mahalaga, ang sinasabi sa sulat sa mga taga-Ebreyo, si Jesus ang dakilang saserdote. Basa ang huling linya dito sa ating pagbasa. Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan. At sa dugo niya, napakahalaga ito. Tagapamagitan, nasa pagitan ng langit at ng lupa ng Diyos at ang tao, sapagkat siya ay totoong-totoong Diyos at totoong-totoong tao. Kaya pinagkakasundo, pinagbubuklod tayo. At ang dugo niya na dumanak, binili tayo, tinubos tayo. Napakahalaga natin. Na magkano ka ba? Binili tayo ng dugo ng Diyos na dumanak sa Kalbaryo. Magpasalamat tayo sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito, tayo po'y hamak na instrumento. Huwag tayo magyabang. Kala mo kung sino tayo, pupunta tayo sa misyon. Hindi ito excursion. Excursion, tingnan mo yung bag mo. May biskwit ka pa. Meron ka pang mga dilata. Meron ka pang mga... Hindi ito excursion. Ang sinasabi dito, huwag ka nga magdadala ng bagahe. Ang pinapadalang sa iyo ay tungkod. Lalong-lalo para sa mga matatanda na, baka madapa tayo, may tungkod ka at may panyapa ka, may sandalyas ka. Yung pagkain mo, yung pera mo, yung wallet mo, umasa ka sa Diyos. At ito, walang garantiya. Ha? Ano akala mo, excursion ito? Pupunta ka sa misyon, magbabahay-bahay ka? Pagpasok mo, kumain ka. May nakahanda na dito. Father, kumain ka. Meron ditong pansit. Meron kaming, baka yung iba. Sana ganyan. Bibigyan ka ng mga regalo. Huwag kang mag-akala na ganyan. Hindi ganyan ang buhay. Sana nga. Pero alam natin ang buhay, may pagsubok, may pagtitiis, may mga araw na hindi mo araw, hindi po ba? Ang mahalaga, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Yung bago lang dito, bago lang pinapadala. Kaya nga, may kasama ka kasi mahina ka. Ano ba gagawin natin? Kaya nga, dala-dalawa kayo para magtulungan kayo. Ang bago dito, mangangaral ka. Sasabihin mo tungkol kay Jesus. Siya ang tagapagligtas natin. Ang sinabi dito, otorisado na kayo magpagaling, ha? May magpapagaling na at lahat ng gagaling. Ha? Malulugi yung mga doktor. Ha? O, gagaling. Sinabi dito, basa, pinahira nila ng langis. Ulitin ko po, baka di na ako sa unang beses. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Dati, Father, pray over. Sige, Brad, may sakit ka. Anong sakit mo? Mapagaling ka.
Dati, dasal lamang. Ito ngayon, may dagdag. Ha? May pagbabago na. Siyempre, may pag-uunlad na. Ha? Meron pang kailangan umabante ang karya ng Diyos. Gumalaw tayo. Pinahiran nila ng langis. At sa langis dito, yan. Nako. Okay yan ah. Okay po yan ah. Nilalagyan ko muna ng langis sa ulo yan. Para bang nagbibigay ng ginhawa. Na? Totoo naman. Di ba sa medisina, nilalagyan ng langis. Pero hindi lamang ito medisina kung hindi yung simbolo ito ng pagpapabor ng Diyos. Kaya nga, sa Biblia nga, yung binubuhusan ng langis, yung mga hari, di ba? Yung mga pinili, ang Diyos ay suma sa iyo. Yan ang kahalaga niyan. Pagnilayan po natin yan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, si San Roque, ayan, binibigyan ko ng diin para matapos na itong pandemya. Ha, bumababa na sa National Capital Region, sige po. Dahil po ito sa mga dasal natin. Salamat ha. Kasi binahagi ko ito sa mga kaibigan natin. Yung ating katatapos na translasyon. Di ba sinabi, oh, kayo mag super spreader, may spike. Ha, surge. Kasi tayong mga deboto. Imbis na tumaas, bumaba pa. Ha, yung mga pababa na. Milagro ito ng Nazareno. Kilalanin natin yan. Kilalanin natin yan. Para bang hindi kayo naniniwala? Oh, di na naman kayo naniniwala. Oh. Parang may lumalaban sa kalooban. Di ba? Milagro. Ngayon, ngayon, sa pandemang ito, hindi lang ito nung... hindi lang ito, narinig na natin sa Biblia ngayon. Milagro ng Nazareno. Oh, nakaganyan pa kayo. Maging bukas ka. Nangyayari ngayon ang milagro ng Nazareno. Paggagalingin tayo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang tugon po natin, samahan mo ng iyong mga isinusugo o Panginoon. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pag-unawa. Manalangin tayo. Samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Panginoon Diyos, nagtitiwala kami sa iyo. Pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamasayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa entinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. At sa mga lahat na mga namatay sa panahon ng pandemya, maglaan tayo ng ilang sandali, sumalangit nawa ang ating mga kapatid na namatay sa kapanahunang ito. Kaawan mo at pagdapating kami lahat ng makasala sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora.
ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banag na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Heso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, so niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
bagong silang luka ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, ang hendang masasaya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humiling na iyong bigyan kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos ng iyong bigay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalaala, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, 2019 o 2018, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 17. Ito po ay susunogin sa February 16, pagkatapos ng huling misa sa hapon. Maraming salamat po. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Anong ikay narito pa sa daigdig, maraming kumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nilulahati na dyan sa langit, nalalalig kaming ang iyong pamamagitan ni lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing, sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus na Sareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyo ang kan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkaran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw ako nagbibigay ng ulat. Bukas ay First Friday. Ihanda natin ang ating mga puso. At dahil nga ang variant na galing pang United Kingdom na mapanganib ay nasa ating bansa, magdasal po tayong mas taimtim upang hindi na po ito lumaganap, upang hindi na po ito kumalat. Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng ayuda sa mga individual na nangangailangan. Tuloy-tuloy po yan. At ating mga soup kitchen sa mga komunidad. Yung mga nagbibigay ng cash donation, maraming salamat po. At yung kahapon, one sack of rice, 25 kilos, 5,000 pieces, Nazareno estampita, 70 pieces face shield, 140 kilos, tilapia, 10 kilos, bangus. Salamat po sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.